ng mapagpala at mabiyayang hapon po. Purihin po ang Diyos. Dinayo po tayo ni Kaprom D, ha? Para po ipa-bless yung sasakyan. So, siyempre tayo po. Opportunity po yun na pagtiwalaan tayong ipanalangin yung sasakyan para mayroong guidance ng Lord, pabor ng Diyos at pabor ng tao. At the same time, mailayo sa namang sasakyan na aksidente na magdudulot ng kamatayan. At salamat din kasi talagang hindi ako makatiskutong magutom ako. Sabi ko, padi kung nasaan ka man, pakibilan mo ako ng lumil, dito na lang kita babayaran. Purihin ang Diyos at hindi naman ako pinabayaran. Magbigay pa nga ng 1K. Salamat ha. So, ngayon po, tayo po ay mag kakar blessing. So, iniintay ko lang si Mrs. para ang langis kasi, symbol of the Holy Spirit. Yan. At ang kagandahan kasi, yung mismong may-ari yung nag-open na ipag-pray natin. Napaka-effective po noon. So, kinatutuwa sa kasama ko kasi pinag-ala ng napakaganda sa sasakyan. That was ako rin, I was dreaming na someday magkaroon ng four wheels. Pero hindi ko naman, talaga yan. Ang pinriority ko talaga, bahay. Nagkataon lang, nagkasakit ako. Karoon tayo ng malubang karamdaman na according po sa mga doktor na tumingin sa atin, ayun daw pong esophageal cancer. At talagang dumating sa puntong brand na hindi ako nakaka ibing tubig pag ininom ko, sinusuka ko. Binabalik? Mm-hmm. Kaya ang inisip ko, mamatay na ako eh. Pero matibay talaga ang Panginoon, yung faith. Oo, binigyan ako ng faith ng Diyos na talagang pinanghawakan ko na hindi ako magpapanuktod. Gagaling ako sa Himalana ng Diyos. Kanya ka lang talaga. It shall come to pass, nangyari na. Yes. So tara, bless natin yung sasakyan. Mga Kalingap, welcome back to my channel. Andito po tayo para po ipag-pray ang bagong Nissan? Nissan Calibre Navara. So, privilege po na nabigyan tayo ng pagkakataon na ipag-pray ito. At siyempre, nakaka-amaze kasi si Kaprom din nagtiwala na ipag-pray ko yung kanyang Nissan Navara. Wow! Congrats! Sariwa pa, mga Kalinga po. Congrats ka from this, our new car. Ayun, new car. Anong tawag dyan? Nissan. Nissan. So, sabi ang inoon. Tiyan ko, harap. After that, I'll have 27 minutes for the first one. Malibang ang Panginoon ng mga itong bahay. Ang ginawa ng nagpayin walang pamuluan. Kalimang ang Diyos ang magsanggalan, walang saysay ang naroong mga nakatayong bantay. Ibig sabihin, ang mga bagay na pag-aaral natin, ito'y pansamantala lang. Mayroon lang sa atin ng Diyos. At the same time, kung tayo magiging mabuting katiwala, magtatagal yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin. So, ito kasi ay, hindi man ito bahay, ano, pero part of your house pa rin ito kasi pwede tayong matulog yan habang nagbibiyahe, di ba? Pwede mong gawin parang bahay din. At the same time, sa bawat gagawin mo, dapat napaparangalan ng Diyos. Purihin ang Diyos kasi pinagpala ko ng Diyos. Nagkaroon ka ng sasakyan, hindi sakit sa ulo. Sabi mo nga, Kas, ma-praise ka, ako pinagulat sa iyo. Wala pang ilang buwan. Mula nang magkasakit ako, nung gumaling ako, may bago ka ng sasakyan. Tapos nakabayad ka pa ng sasakyan. So ngayon, mananalangin tayo. Amang sumasalangit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa buhay ni Kaprom D na nagtiwala upang itulog, ihandog sa iyo. Ang sasakyan ito, Panginoon, na kung saan ay ang protection mo ang nais niyang maranasan, Lord, as ay lemaya sa pandiskar habang atin po pinag-uusap ng langis simbolo of your Holy Spirit, Lord, I declare sa makina ito'y mailayo sa namang pagkasira o anumang bagay na matigilan ang magkaroon ng sakuna. Dinadalangin ko at the covering of the most precious blood niya pa ng ginis. Masyad pa nun, ito po'y maging maayos, walang hindi magkakaroon ng abilya at umatang mga taong nagmamayari ito.
bless mo itong Panginoon na maging pagpapala sa kanyang gagawin charity at hindi na siya mababasa. Amen. Panginoon, aking din po dinadalangin ang gulong na ito. Bago kay gulong, talaga sariwa pa. Mukhang maalaga ang mayroon ito. Lord, I pray, Lord, as I lay my hands, ilayo mo sa anumang sakuna, aksidente, o kapahamakan na magdudulot ng kamatayan ang sasakyang ito. Dalangin ko, let the covering of the most precious blood be upon this vehicle, Panginoon. Amen. Sa katawan ang nagmamaneong si Kaprombi. Ganyan po ang gulong ito. Lord, let your protection be upon this vehicle, be upon this fire, Lord, in Jesus' name. Yes, Lord. Alingat, so, siyempre, kailangan din natin ipag-pray yung ano, yung driver seat, kasi ito yung pinakamalaga dito pagka ano, haantokin ka, lalo pag balamin. Ganda, ang ganda natin ang kulay. Sa pangalan ng Jesus, nilalagay ko ang langis dito, pinatahid ko bilang simbolo ng yung banal na espiritu. Let your protection be upon this driver, Lord, na huwag mamaneho. Cover this with your most precious blood, Panginoon. Na ito po sa sakit ito ay nailayo sa namang sakon na aksidente. Naman po doon na kapama ang pagpalain mo sa sakit ito, Panginoon. Ito'y magamit sa kapurihan mo, yan. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, in Jesus name. Amen. Ayan. Ang ito rin po, Panginoon. Sa akin po ginanalangin sa mga sasakay. Protect them, Lord, patuloy na ang kalooban nila ng pumadanap. Let your protection be upon this vehicle, Panginoon. Yes, Lord. At ako po ay nagpapasalamat sa iyong lingkod sa buhay ni Kaprombi na pinagpala mo. Kailangan kong patuloy mong gawin ang nalalapad sa buhay niya. Amen. Lord, salamat po sa blessing nito. Let your covering of your most precious blood be upon this vehicle. Salamat po po ang dalangin in Jesus' name. Amen. Congrats na yun, may prayer na. Congrats, Kaprombi. Salamat, salamat. Wow. Yan mga kalina, oil, may pagpray na po natin. May doon na porwe. Ay, porwe. Privilege and honor. Kunan mo nga kami. Privilege and honor dito sa sasakyan. Ang parang ngayon tayo. Ang ganda nga laki. Yan, privilege and honor po na tayo po ay napagtiwalaan manalangin. So, ito yung first time ko ulit manalangin ng car blessing. Car blessing. Ito po ng paggaling ko, unang pag-pray ko sa iyo. Blessing. So, parang napakalaking blessing. Napakalaking blessing man talaga. Kasi, ang paggaling ko, tapos meron agad akong task pag-pray at sino niyan bahay ako, na? Hindi ko naman ina-expect na sa atin na ipag-pray sa akin ito. So, salamat. Magtiwala ka. Una, sa Diyos ang kukuryan. Salamat sa pagtitiwala, pero dapat una natin pagtiwalaan. Yes. So, pakisalado mo na. Okay na. Salamat. Salamat. Tapos ng blessing. Nakakaroon din tayo ng ganyan din. God's perfect time. Kasi ang may-ari pala nito, babae. Babae. Tapos palitan sila ng asawa, pero halos gumagamit babae. Taga saan? Taga Naga. Ah, parang bago pa siya. Bago pa mo. Bago. Hindi yung masyadong gamit. Ang laki pati, pang adventure. Million pa yan. Alam mo, nakuha ko lang ito sa Facebook. Ah. Sa marketplace. Pero inano mo siya? Pero nakita ko, sinerts ko. Sinerts ko yung ano niya. Ay, nakita ko. Tapos nung kinuha na, nagyan ko na lang naman. Magkaroon din ka lang ganito. Ah, low attraction, naniniwala ko doon. Low attraction. Bro, magtanong lang kita. So, congrats kasi. Thank you, thank nagkaroon you. Ka lang nabara na, maraming nangangarap na magkaroon ng nabara. Ano masasabi mo? Eh, sa akin naman, para sa akin naman. Basta gumawa lang tayo ng mabuti ano, sa ating kapwa. Marami mang ups and downs sa ating dumarating. Mga trials. Normal yan eh. Kasi as a human being, talagang darating sa atin yung mga pagsubok. Pero sa mga pagsubok na yun, huwag nating kakalimutan ng Panginoon. Oo. Laging nandiyan siya sa atin, sa puso natin. Kumbaga, isurrender natin ang ating sarili sa Panginoon at siya nang bahala sa lahat. Tama, tama. At ito, mga unexpected na blessing na mula sa Panginoon.
Kala ko nga tumama ka sa luto eh, kasi narami. Wala, yun lang yun. Kumbaga, joke-joke lang yung luto-luto. Basta may dumating lang na ano, na ang hirap i-explain. Oo nga eh. So nakakatuwa kasi oh, kahit sinong vlogger nangangarap magkaroon ng sasakyan. Nagsikap talaga tayo. Oo. So, mara tuloy ako nagwa-wonder na rin na magkaroon ah. Sa ganito kaganda oh. Mga Kalingap, maraming salamat po siyempre una sa lahat sa Team Kalingap, kay Kuya Bal Santos Matubang at Enablog Kalingap. Siyempre po kay Kaprom din na hindi ko na-expect na magtitiwala na ipapray ko yung sasakyan niya. Nagulat ako mga Kalingap kasi parang kailan lang ako'y nakarating sa banig. Tapos ito ko ngayon gumaling. Ngayon, magpipray ako first time buhay naman nung prayer sa paggaling ko na magkaroon ako ng ipagpipray na parang hindi gasgas, parang bago pa rin yung nabara. Para sabi ko parang ito yung galing pa ng kasa sa ganda. Oh. Kasa talaga yun, kasa maintenance. So, pinalagyan pa ng ano. Grabe. Oh, sab ay check 'yun pag nakarating tayo doon. Ang laki oh. Ito nakauwi na ito ng Cavite. Nakauwi ka na ng Cavite? Ito hindi pa. Ngayon next week uwi ako, tapos susunduin ko si Mama. Ay, sang ganda. Oh. Kasi pag ganun-ganun lang naman siya, nag-aano na. Kasi naawa din ako kay Mama, sabi ko nasa isip ko, 'di ba? Minsan naghahanap kami tricycle. Oo. Sabi ko paano kaya 'to ano? Siyempre bilang isang nanay, kailangan mas masaya sa pagbabiyahe siya. Oo. Hindi ka nang lumutang po. Praise the Lord. Ito talaga ang Panginoon pag nag-provide. Oo. Ako, ang pasalamat ko sa Diyos, nag-provide siya ng kagalingan ko eh. Kaya nga sa'yo, napakalaking ano yun sa'yo. Blessing. Dumaan siya, may pupunta nga sana ako, tumawag siya, imahin ko si Pati. Yan mga Kalingap, marami pong salamat. Shout out, Ate Marlusa, Tita Litz, Trilita Prats, Karaigpe, Norma Tanaka, Joseph Importante, Mike Grain, yan. Hans Dutker, siyempre po, Armagalo Mix Blood. Kung natin kalimutan, this is past periods. Salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga nag-like, sa mga nag-share. Sana po huwag niyo kalimutan sa portato natin, Brother Paas. At sa pangungunat po ng Team Kalingap, Bal Santos Matubang at Edgar Kalingap. Marami po salamat. See you next live. See you next vlog. Jesus loves you. God bless you all. Bye-bye.